Ipinahayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa nung siya ay magkatawang tao bilang anak ng manggagawa. Sa pamamagitan ng pagiging manggagawa, pagdulutanan sa pananggawa ng sangkatauhan. Sa ating paggawa ng may matapat na loob, ang ating iniharap sa Diyos ay kadalisayan ng ating paglilingkod at ang pagpapatuloy ng ating paglahok sa paglika at pagtubo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos at ilingin natin kanya rin ikamaturi ang pokasyang pangyayarihan ng ating gawain ngayong iginagawa dito ang pagbabasbas. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Winika niya, magpakarami kayo at punuin ang iyong mga supling ang buong daigdig at pamalan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng mahigang buhay. Bagin mo sa mga ibon. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng lupin at tulad ng kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang lumpian ay bibigay ko naman sa nailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito may nangyari, tinagmasda ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang mabuting balita ng ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoong Diyos. Ngayon, bago ako magbasbas, may tanong lang ako sa inyo, ha? Bakit kinakailangan magpa-blessing tayo? Ay, para po makonsorte ang mga ngayon. Yung po yun ang isang ng aming bahay. Dandan, ito na muna. Sige, video. Bakit yung po yun ang isang Kristiyano ng nananampalataya? Yung blessing. O, ikaw naman. Ay, hindi po. Obligasyon ng Kristiyanong isang nabubuhay na blessingin ang aming bahay na pagninegosyo. Ay. O, sino pa? Ibang spirit ang nasa inyo nilongin. Ngayon, wala na bang ibang ito po. Sa akin yung father iba. Para naman po gabayan ang aming. Para naman po gabayan. Parang ang aming. Sa lahat ng oras. Yung pananampalatay nandun eh. Lalay. Ang ibang sabihin ay ganito. Meron pa rito. Sa ibang spirito naman. Ano naman ang ano? Sabot. May-ari ng bahay. May-ari. Bakit ka nagpapablik? Para gabayan ko ang may-ari ng bahay na to at magkaroon ng pamumuhay na hindi naman natin sabihin na maayos. It's okay lang naman. Yung tama lang. So, ang ibig sabihin po, ang mga sagot niya ay lahat tama. Kaya lamang, ano ba ng pinakatama? Yung umatitulong ang kamilang pinapangtama, manampalataya at manalig sa ating Panginoon. Kasi ang unang-una tinitingnan natin ay may swerte. Opo, hindi po swerte ito. Ang pag-blessing hindi naman swerte. Ang swerte yung nagninegosyo. Hindi yung negosyo. Tama. Yung blessing, hindi swerte. Ang swerte, yung namumuhay sa blessing. Kaya, kung sasabihin ninyo, pag ginisingan natin ito, sasabihin niya, Father, kasi gusto namin at least may masamang espiritu rin ang lumayo. May masamang espiritu ba? Ano bang nagpapasama sa espiritu? Sarili mo po yun. Gusto natin magandang espiritu. Okay. Gusto natin swerte. Gusto natin na sa lugar na ito may pangyayarihan at ang pangyayari ay sa ikauulad ng isipan at kalooban at pagkabuhay ng mga mamamayan. Malay natin bakit ito'y maging departinso. Sana po. Kaya sa umagang ito o hapon nga pala. Hapon na po. Pag-bebos natin at unang hinihingi natin, unang-una, sana sa mga nagninegosyo dito, huwag kayong akalo ng ibigay. Yan ay mali. Wala po yung ibigay. Masipan naman ang sumagang.
Pangalawa, siyempre kung tayo ay nagninegosyo, tama lang sa pagninegosyo. Siyempre pag negosyo may kita. Hindi ka manegosyo kung walang kita. Ayan, pagsubalis, sobra naman sa kita, ay hindi na tayo. Illegal na po yun. Hindi ba illegal? Ibig sabihin, hindi na tayo nakatutulog sa kita. O yung bantay na parang talakas po. Ay, hindi nyo. Sa pagninegosyo po ninyo, tandaan ninyo, anuman ang tatamahan ninyo yung pagyaya ay kalusyan. Dapat, matiniwan. Sapagkat ang kaligtasan ng tao ay negosyo. Kung hindi kayo marunong magmanis ng inyong buhay, hindi tayo maliligtas. Ipinamamanis sa atin ng Diyos ang kayamanan ng lupa, ayusin natin sa ikararangal ng atin. Okay, kung ngayon po ang ating pagkakaunawa, ipagpapatuloy na natin ang ating pagpapasbal. Ama naming nasa langit, ang tanang mga tao ay iyong ipinagmamalasakit at pinagtitiwalang mga siwa dito sa daigdig upang sumagana ang lahat ng kasalo sa pagsisikap niya ang daigdig nito. Pagpasan mo, anong pangalan ng bakering ito? Ayas Baker po. Ayas Baker. Ang Ayas Bakering ito na ang mga tanang paririto sa pamilihan upang pamayanihan ng katuruan pagmamahal ang ginaganap na pangangalakal sa ikabubuti ng tanan at ikagagalak na nakikinabang sa pag-unlad ng salibutan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen! Panahin na muna dito sa harapan. Ito. Ay, di pa pa hanggang gabi, ganyan yan. May sarado. Dapat may pintuan dito. Okay. Nasaan yung may-ari? May-ari! Oh, pwede na sa mamahal. Oh, patusan mo. Yung sato natin doon. Ito na, ito lang. Okay, doon naman tayo sa pintuan. Isara na muna ang pintuan. Isara na muna ang pintuan. Ito na kaya ano? Ito na. Isara na muna. Diyan ka na sa loob. Parang... Pintuan yan. Yan ang pintuan. Sige. Pasok. Buksan mo natin ito. Subject naman natin ang loob. Saan pa ito? Yan sa loob pa. Ito ba yung ano? Hindi ako kasi. Baka natulog ako. Father, ito sir. Father, ito po. Yung po ang aming santo niyo. Ay sama-sama nating dasalin. Ama namin, magdalangin ka sa maging anak mo, mapasaamin ang kaayaan mo, sundin ang loob dito sa lupa para rin sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga para rin sa pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At patuloy kayo sa suso at kaigyan mo kami kadalas ng sama. Amen. Ang Diyos Ama ay siyang bukal ng kabutihan. Ang pagtitiwalang magtutulungan ang tanan bilang magmamalasakit na magkakapatid na way kanyang basbasan ang Ayas Bakering ito sa kanyang pagluko. Sumain niyo ang Panginoon. At pagpalaing ka na makapangyarihan Diyos Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kayo man ang bendisyonan. Yes! At ayon ang Diyos, ay natin.